Hello guys, ngayong video pag-uusapan natin kung anong ang kung kailan ang tamang pagsilip ng nest box kung may itlog ng ating African lovebirds. At tapos kung kailan ang tamang pag-ilaw ng ng itlog kung fertile na ba o hindi. So ito ang ating topic ngayong video, kaya simulan na natin 'to. Tara na, let's go. So ngayon, ang titignan lang natin dito yung kinamahan kasi sila lang may itlog. So may nagtanong kasi kung kailan ang tamang pagsilip ng nest box kung may itlog na ba yung alaga natin o wala pa. Bali, ang para sa akin, tuwing umaga lang ang tamang pagsisilip sa nest box kung may itlog or wala. Bali, yung isa sample natin dito, sinamaha. So yung ginagawa ko kasi dito kinamaha, nagbibigay ako ng sanang malunggay para meron silang pag-abalahan sa labas ng nest box dito sa main cage para nakakasilip ako ng libre doon sa nest box nila. Tapos syempre kailangan natin ng pangharang doon sa pinto nila. So ito, dito muna tayo kinamaha. So ito, makikita nyo dito si Maha na nasa labas na, pati yung partner niya. So, may chance na tayong tumingin agad dito sa ano nila, nest box. So, bigay natin ito kay Maha. Maha. Pag binigay kasi natin ito kay Maha, pwede na natin isara yung kanyang nest box. Ayan na. Sige. Doon. Nakita niya kasi kami ito eh. Ayan na. Simula na siya. So, ang gagawin natin sunod ay tatakpan natin dito. Ayan. Okay lang na binibigyan ko sinamahan ng nesting materials pa kahit yung may itlog na sila. Ito ah, tignan nyo ah. Yung gawa nila Maha. So, ito ang gawa ni Maha sa nest box niya. May butas dito kung saan sila dadaan. Ayan. Tapos, yung doon kasi sa dulo, wala pang kalaman-laman yun. Kasi ito yung mga itlog ni Maha. Bali, apat lang ang kaya niyang nilabas. So, kung ang tamang pagtingin ng itlog nila ay sa umaga, kailangan may harang, syempre. Tapos, kailangan may binibigay na pang kakabalahan nila. Tulad ni Maha, nesting materials, ang sanga ng malunggay yung pinagkakabalahan niya. Tapos, ayan, para malaman yan na kung may itlog na o wala. Tapos, kung titignan naman natin, kung mapapansin nyo dito na may nesting materials nang nakaayos si Maha, pero yung unang bigay ko kasi ng nest box sa kanya, itong nest box na to, ay walang kalaman-laman yan kahit isang pirasong balat ng sanga ng malunggay. Pero tingnan nyo naman, nung tuloy-tuloy na pagbibigay ko kay Maha ng nesting materials, ayan na yung ginawa niya. Hindi niya tinabunan yung mga itlog niya dito. Kaya safe lahat yan. Tapos kung mapapansin nyo, may mga marka. May marka tong dalawang itlog. Bali, itong itlog na to, may marka na isa. Bali, ayan yung pinakaunang itlog. Ito yung pangalawang itlog. Tapos itong dalawa, hindi ko na alam kung pang ilan to. Kaya itong dalawa lang yung nasubaybayan ko. Tapos ito hindi na. So, ayan yung laman ng nest box ni Maha. Doon kasi sa dulo, walang laman to eh. Oo, walang laman. Walang laman. So, kaya okay na magbigay pa rin tayo para lalagyan pa rin nila yung laman doon. So, ang pag-usapan naman natin, kung ano ang tamang pag-handling dito. So, bago natin kunin yung bago natin ilawan yung itlog, meron dalawang way para tignan kung fertile yung itlog o hindi. Siyempre, candling yun, hindi po kandila. So, ito, meron tayong flashlight dito. Ang pwede natin gawin, kung ayaw natin kunin yung itlog doon sa nest box, direktang ilaw na.
tulad nito, may flashlight ako dito na maliit. Tapos titingnan natin yung dapat iilawan nyo yung puwetan, puwet ng itlog. Grabe, ang liwanag. Ayan, tulad niyan, may bakante pa sa ano, sa ilalim, pero yung may itim na sa loob ng itlog. Ibig sabihin niyan ay fertile na to. Pati itong isa. Ang hirap ah. Hirap pala mag-ilaw kapag may video din. Habang nag-video din pala. So, ito. Ayun din, ito rin. May bakanting puti, tapos may itim. Tapos ito, pula pa. Ayan. Oh. May bakanting itim din sa ilalim. Tapos ito, may bakanting itim din. Oh, ayan. So, ayun ang unang way para mag-candling ng itlog. Yung hindi naalisin dito sa nest box. Tapos, meron pa tayong isang way para mag-candling. Siyempre, yung tatanggalin natin yung itlog doon sa loob ng nest box. Bali, bago natin kunin yung mga itlog, siyempre, yung tradisyon kung paano kumuha ng itlog. Una, ito. Kuha muna kayong ceramic. Lagyan nyo ng seeds. Yan. Tapos yung kamay natin, babad nyo lang yan. Yan. Babad nyo lang. Hanggang sa mag-amoy patuka din. Kasi, kaya natin na ginaganto ang kamay natin para kapag hinawakan natin yung itlog, hindi magbabago yung amoy. Hindi didikit yung amoy ng kamay natin, yung pinaka-amoy talaga natin doon sa itlog para hindi may stress yung mga ibon. Hindi may stress si Maha, hindi niya basago yung itlog, hindi manibago yung amoy ng itlog. Kaya sa patuka, kasi lagi nila itong nakakain, lagi nila itong naamoy, tapos familiar na sila sa amoy ng mga patuka. Kaya okay na itong inaano natin dito sa patuka. Ganyan lang, pwede nyong ibabad lang ng ganyan, pero kung gusto nyo lang mabilisan, kailangan nyong para kayong may hinuhukay. Ayan, ito okay na ito. May patuka na ang aking kamay. So, ito, dito natin lalagay itlog. Habang busy pa sila mga dito. So, mga, wait lang ha. Kunin ko lang. So, dito natin muna lagay. Pero syempre, diba, dahan-dahan lang tayo sa pagkuha ng itlog. Kasi minsan, hindi natin masasabi kung mapipisa ba natin o hindi. So, kunin muna natin yung unang itlog. Ito yung unang itlog. Oh, kasi natatakot kasi ako sa paghawak ng itlog kasi feeling ko hindi ko alam kung tama yung paghawak ko, kung matigas ba or bigla ko na lang mabibitawan. Ayun kasi ang nakakatakot sa itlog, nanginginig pa nga ako. Ayan, ito. Kasi pangapat, ito. Natakot kasi ako baka mapisa ko tapos o kaya hindi ko matamang paghawak, baka biglang mahulog. So, ayan. So, ayan. Ito na yung apat nating itlog. Tapos, ang pag-candling naman ito, syempre, dyan. Tapos, ayusin lang natin to. Inabot ko muna ulit yung kamay ko. So, syempre, ito yung flashlight natin. Ayan. Tapos, isa-isay na natin. Ang pag ilaw nito sa ilalim, ha? Diba, ito yung itlog. Ito yung pinakataas. Dito tayo mag-start sa ilalim. Ayan. Kung makikita nyo dito, hindi pala kita. Wait lang, ha? Ayan. So, ganyan magiging itsura ng mga fertile. Ayan. So, ilang araw na lang to, lalabas na to. Next ay... ito ang next. Ayan, oh. Itim na din. Ito yung itlog. May puti sa ilalim. Ayan.
Ayan, mas okay itong tignan. Ayan, fertile na rin to. Hintay na lang natin lumabas. Okay, ito naman sunod. Dito kasi madilim, pero kung sa makikita ng personal, may mga ugat na to. May mga ugat. Ayan, may mga ugat to. Tapos, pula siya. Pula, may ugat. Tapos, ayan, fertile to. Konting limlim pa to. Siguro ito yung pang-apat na nilabas. Tapos, yung huli. Yung huli. So, ito na yung huli. So, ayan yung huli. Ayan, o. Oh. May ano na rin, may bakante na rin dito. Tapos, may itim na. Hindi siya tulad nung yung itong inilawan natin na pangatlo, may ugat. Ito yung pangatlong itlog, panigurado. Ito yung pangatlong itlog kasi itim na siya. Tapos, may bakanteng puti na. Ibig sabihin, palabas na rin to. So, ganun lang pag... So, balik na natin sa kay Maa. So, ito na. Balik na natin to agad kay Maha. So, ganun lang pag... Ay, dito na sa taas. So, ganun lang ang pag... Canling ng mga itlog. Siyempre, kung gusto nyo safe, pag nyo naalisin sa nest box, kung komportable kayo sa ibon nyo na hindi nila babasagin, okay lang na kunin nyo sa nest box. Ayan. Balik na natin. Eh, sana lang naman eh hindi manibago si Ma sa itlog niya. Ayan. So, salamat Ma sa pag-check para malaman ng iba na kung paano mag-check ng itlog, kung fertile ba o hindi. So, ito balik natin. So, ayun. Tapos, after nyo tignan, syempre, kailangan nyo nang tanggalin yung harang doon. Ano, Ma, alis kayo muna dyan. Dali. Ma, alis muna. Alis muna. Alis muna. Gagalit si Ma. Wait lang, ha. Ayan na. Sige, Ma, pasok. Try natin bigyan ng kapalit dito sa Ma. Ayan, aso lang. Okay, wala to. Ayan, pasok niya na. So, ganun lang ang pag-candling, ha. Ingat-ingat lang, syempre, kasi hindi natin alam kung anong ugali ang ibon natin. Si Ma kasi, hindi ko pa nakikita naglaglag ng itlog, nagbasag ng itlog. So, ingat-ingat lang tayo sa mga pag-check ng mga itlog ng breeder natin. Lalo na kung alam naman natin na makailan sila, huwag na natin tignan. Hayaan na lang muna natin na palakihin na agad nila yung mga itlog. So, ayun lang ang kaya kong ituro sa inyo kung paano ako nag-check kung may itlog na ba yung mga African lovers ko, yung breeder ko na si Maha, kung may itlog na ba sila dito sa loob. Tapos, kung paano mag-check ng itlog, kung fertile ba o hindi. So, dalawa yun, ha. Dalawa yung pinakita ko sa inyo. Kung paano mag-check ng itlog, kung fertile ba o hindi. Yung una, yung hindi naaalisin dito sa nest box, diretsong ilaw na para makita agad natin na may fertile ba o wala. Tapos, kung gusto nyo yung nakikita nyo yung mismong itlog, hinahawakan nyo yung itlog, syempre, kailangan nyo munang ibabad yung kamay nyo doon sa patuka. Tapos, saka kunin natin yung itlog nila nung mga breeder nyo. Tapos, iilawan. Mas maganda kasi kung sa flash na lang ng cellphone kaysa sa ilaw na meron ako dito, sa may flashlight ako na meron dito kasi ang laki. Kaya medyo hindi nakikita ng maayos dito sa video. Pero kung sa personal naman, okay lang naman na ganun yung flashlight kasi nakikita ko naman dito sa personal. So, ayun. Kung nagustuhan nyo itong video, kung paano mag-handling ng itlog, kung anong tamang pag-handling ng itlog, o kaya kung kailan ang tamang pag
silip ng nest box kung may itlog na ba ang ating kung may itlog na ba ang ating breeder o wala pa. So ayun lang, salamat sa mga sumusuporta. Okay pala, wait lang, shoutouts muna pala tayo. Okay, shoutouts muna tayo. Shoutouts kina Mark Daniel, Dennis Balabas, Jake Mesa, Vipino sa Arce. Shoutout din kay Sandy Pineda, kay Juan Uy, kay Inigo Capablanca, kay Ruel Rivera. Shoutout din kay Irene K. P. Serrano. Shoutout din kay Bird Hobby Student BGS, kay Michael Magpantay, kay Dean Ralvin Buedad, kay Joseph Villagas, kay Rolando Castillo, kay John J. Shoutout din kay Joshua Wage, kay Kevin Jan Agravante, kay Florence Aquino, kay Astation. Shoutout din kay Maria Eloisa Makababad. Shoutout din kay Vile Arts, kay Marjorie Lasay, kay Emmanuel Lastimosa, kay Sammy Sarmiento, kay Jerome Bauzon. Shoutout din kay John Dave De Jesus, kay Kiona Kisha. Shoutout din kay Ayan Gubatan. Shoutout din kay Julius Villa, kay Jello Chua, kay Walter Razon. Shoutout din kay Jorel Rodriguez, kay Marge Chavez, kay Jay Stevie, kay Adrian Soledad, at kay Brian Cruz. Okay, sa mga may mga katanungan pa po, pwede pa po kayong mag-comment at sasagutin natin yan through comment or video. Tapos kung gusto yung magpa-shoutout, syempre, comment lang po at isa-shoutout namin kayo kada video namin. So, salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.